The court will now announce its findings. Of the specification of the charge, guilty. Of the charge, guilty. Nangyari yung Plaza Miranda bombing. Nangyari yung teorya ni Joma. That is the brilliance of Joma. Yung revolutionary leap na sinasabi. Yeah. Na predict niya yung mga mangyayari. Kaya lang, it's a different kind of brilliance. May pagkakuan dahil ginamitan ng act of terror. Like the bombing of the Liberal Party meeting the Avance. August 21, 1971. So tama si Marcos, kayo nga. Yeah. Mali yung Liberal Party. Yes. Na si Marcos. Yes. Puro kalaway, wala ka namang armas, paano mo mapapalitan ng gobyerno? At sinabi naman daw ni Ninoy kay Dante na ikaw sugod ka ng sugod, putok ka ng putok, wala ka namang ideology. Kaya daw ginawa ni Ninoy, isang araw, pinagtagpo sila sa bahay ni Ninoy sa hasyenda. At doon, in the words of Joma, doon ipinanganak ang CPP-NPA. Alam lamang daw ito ng Sultan sa Britanya. Nung naging bahagi na ng American colony, no, nung pumirma na ng kasunduan ang mga taga-Sulu, no, Sultanate of Sulu, sa mga Amerikano, naku, hindi nasama yung Sabah sapagkat ito'y hawak pa rin ng mga British. Para sa mga naging pangulo ng Pilipinas, especially Diosdado Macapagal and Ferdinand Marcos, yung Sabah ay sa atin. Nung panahon ni Diosdado Macapagal, yung mga diplomatic channels, diplomatic ways ay nagamit na, pero hindi pa rin na ibalik sa atin yung teritoryo ng Sabah. Noong panahon ni Ferdinand Marcos, yung tatay ni Teddy Loxin Jr., si Teddy Loxin Sr., na noon ay publisher ng Free Press, no? Kasi sa mga nakonsulta dyan, no? Na bakit hindi na lang natin salakayin ang Sabah? Dahil dito, bumuo ng isang sekretong operasyon si dating Pangulong Marcos noong 1967 para bawiin ang Sabah mula sa Malaysia. Napaka-secretive na operation na yan noong araw. Kasi ang gusto ni President Marcos noon, i-infiltrate yung Sabah at guluhin at ibalik sa Pilipinas. Salakayin ang Sabah. Ito'y upang i-invade natin. Ibig sabihin, yung hindi binabalik sa atin na teritoryo, diplomatically, kunin na natin. No? So ito'y laban sa mga Malaysians. Tinawag nila itong Operation Merdeka. Tanging si dating Pangulong Marcos at ilang mataas na opisyal na militar lamang ang nakakaalam nito. Siyempre, kasi ayaw mo i-alert yung Malaysia na mag-i-invade ka. Kaya dapat, highly confidential operation. So, in-expose ito ni Benigno Aquino Jr., no? At yun na nga, tinawag niya yung Jabi the Massacre. Ito yung isa sa mga naging pinakamalaki ng expose laban sa Pangulong Marcos. At ang kanyang conclusion noon, hindi talaga ito para sa Sabah operation, kundi gumagawa ang Pangulong Marcos ng isang private army para sa darating na eleksyon kung saan siya ay kailangan marinig. Ngunit marami ang hindi naniwala sa investigasyon ng senador. Hanggang ngayon may mga nagsasabi, taksil si Ninoy Aquino sapagkat inilabas niya itong Jabi the Massacre na ito. Bakit? Kasi patriotic duty daw natin na bawiin ang Sabah mula sa mga Malaysians dahil teritoryo
Ibig sabihin, nagtaksil si Ninoy sa bayan dahil inakala niya na ito isang political ploy lamang ni Ferdinand Marcos.